Ni Kuya. Magpapaalam na ho ako. Raul, anak, mag-iingat ka, ha? Anak, alalahanin mo na pupunta mo lugar ay peligroso yun. At saka yung pagkain, huwag mo kaliligtaan, ha? Kumain ka na, huwag kang magpapagod, ha? Toyang! Toyang! Alam na lang anak mo yan. Magpalit ka na agad, ha? Anak, ha? Magpalit ka. Huwag mo pababayaan ang katawan mo. Tandaan mo, anak. Huwag mo kalilimutan yung mga billing ko sa'yo. Oo, sige, akong bahala. Ano ba naman masama ko? Iuwi ko lahat ang billing mo. Tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo, ha? Alalahanin mo yung mga billing ko sa'yo. At saka, Raul, tandaan mo, ha? Salubo ko ako, ya. Pagbayaan mo na, anak mo. Sige na. Sally? Sally, magpapaalam na sana ako eh. Babalik na ako sa destino ko. Oo. Mag-iingat ka lang. Total, mas importante naman sa'yo yun kaysa sa akin eh. Ikaw naman, no? Sally! Sa kusina! Magandang umaga, ho. Nasusunog ang niluluto mo! Eh, magpapaalam lang ho sana. Alam ko. Sige na! Salamat, ho. Kuya, yung pasalubong ko, ha? Huwag mo kakalimutan yun, ha? Magpapakabait ka, ha? Opo. Inay, try. Oh, mga bo! Dyan muna kayo! Siya lang ako! Sige, salamat. Kayo, ha? Wala lang kayong ginawa kundi uminom na uminom. Ayaw, ha? Kunti lang naman ito, eh. Pagkatapos na, magsiuwi na kayo, ha? Sige na. Sige, pare. Sige po. Mare, tingnan mo si Raul sa suot niyong uniforme. Mukhang gwapong-gwapo at mukhang mabait. Naku, mabait. Tingnan lang natin pag nagtagal. Magpapakabusog din yan. Hindi naman siguro. Tingnan mo si Campo. Proud na proud sa kanyang anak. Pambira kayo. Kahit na sino nga, ma. Ipagmamalaki yung batang yan. Tama ho kayo. Talagang okay yan si Tiniente. Ay,
Tiniente! Okay! Ayos, Tiniente! Salamat! Lefty. Ingat, ha? Sige po, salamat po. Mang Luis, kayo nang bahala kinaitay, ha? Itay, ayusin niyo ng retirement niyo para mapahinga kayo. Pag ibinigay na ng kumpanya ang hinihingi namin mga manggagawa, magre-retiro na ako. Titigil na ako. Kayong bahala. Raul, tandaan mo, huwag mong kalilimutang yumuko. Tay. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Para sa inyo, Tay. Markang marka sa mukha ng batang yan ang mga pangaral ninyo. Ala ko yun. Siguro kailangan natin ang isang meeting. Masyado na tayo na-atraso. Diba? Ano ba? Pertay! Pertay! Nasaan si Kaambo? Anong oras na oh? Sa daan na ho yun. Malapit na ho dumating. Ginalaala kita, matanda ka. Pero naging matigas ka pa rin. Oy, Rico. Huwag mo akong sindakin. Sa Diyos lang ako may takot. Talaga palang sira ulo nitong matandang ito eh. Bakit hindi pa natin ituloy ang meeting kahit wala siya? Huwag natin! Huwag natin! Huwag natin! Darating ko, sinasabi ko sa inyo eh. Sandali lamang. Sandali lamang mga kasama. Sandali lamang. Bigyan muna natin siya ng kalahating oras. Kapag wala pa, saka na natin umpisahan ang meeting. O ano, pake kayo? Ha? Okay. Ano pa ang hinihintay nyo? Gawin nyo na paraan. Tingnan natin. Pagdating ni Kaambo, para silang pinipit na luya pag nagkataon. Dapat andito ngayon si Pareng Ambo. Para humarap. Para mawala ng mga hinala nila. Anong hinala? Ang sabihin mo, mula nung maging busy ni Tata Ambo yan, naging ambisyoso. Wala na silang ginawa, kundi guluhin ang grupo natin. Bakit di pa natin sabihin ng lantaran na ang pondo ng Union ay nilustay ni mga Ambo? Mapapatunayan mo ba yan? Pagkakarilyo! 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 Pagkakarilyo!
Headquarters, come in. Headquarters, come in. This is Detachment 1, over. Ano yun, Rick? Eh, sir, may tawag ko kayo eh. Ah, ganun? Headquarters, come in. This is Detachment 1, over. This is Headquarters. Go ahead, Detachment 1. Sir, nandito po si Teniente sa Monte. Yes, Headquarters. This is Teniente Samonte, over. Teniente, we have been trying to contact you, pero lagi rin kayo nasa operation. Anong message nyo, over? Sir, huwag po kayo mabibigla, pero kailangan umuwi kayo sa lalong madaling panahon. Dahil namatay ang father nyo. Did you get the message clear, sir? Come in, sir. Come in. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwalang patay na si Kaambo. Pero lalong tumitibay ang aking suspecha na ang mga taong nagbigay ng maling hinala sa kanya may kagagawa nito. Napakalaking bagay ang pagkawala ng mga Ambo. Iniisip ko tuloy kung paano natin pagpapatuloy ang kanyang pinaglalaban. Kaya kailangan magkaisa tayo. Gaya ng sinasabi sa atin ni Kaambo. Malaking dagok sa buhay ni Raul pag nalaman niya ito. Ako nga eh, nabigla rin sa pangyayari. Ang kinatatakot ko, baka kung anong balakin ni Raul. Bakit nila ginawa ito sa inyo, Itay? Ano kasalanan niyo, Itay, para pagbayaran niyo ito ng ganito? Kung sino man sila, napumas lang sa inyo. Ipagparayan niyo sila sa akin. Hahanapin ko sila kahit saan lupalop. Sila na rin gumawa ng kuwit sa kanilang buhay. Bigyan ko na katarungan ng inyong pagkamatay. Raul. Okay na yan. Salamat. Sino may hawak ng kaso ni Ambu sa Monte? Dito kay Sarento. Salamat. Diyano. Tagal na sa akin to, pare. Magandang hapon, Sarento. Oh, may kailangan ka? Gusto ko sana i-follow up yung kaso ni Mga Ambo. Ah, yun yung pinatay na presidente ng Union. Oho. Eh, wala pa eh. Wala pa kaming lead sa kasong yun. Eh, kung gusto mo, bumalik ka next week, baka magkaroon ng development. Sarento, kung pwede sanang. Hello? Mr. Lee! Ano, tuloy balakad natin? Sa dating lugar? Ha, may pakinabang ba? May chicks ba tayo dyan? Hello? Sarento, sa good time may oras ka. Pero sa kaso ng tatay ko, wala. Kaya pala kayo maraming kasong nabibinbin eh. Ba't ba pinapakialamin mong trabaho namin? Hoy, ikaw ah! Kilala kita! Sundalo ka! Pero huwag mong dadalhin dito ang pagkawasak mo sa Mindanao! Hindi ko dinadala. Pero kung kinakailangan, gagawin ko. Okay, tama na yan. Tinyente, dito sa loob. Dito tayo. Please sit down. Thank you, sir. Ano bang nangyari mukhang nagkainitan kayo ng mga bata sa labas? Wala ho yun, sir. Medyo nagkainitan lang. Ganun ba?
Ikaw na sanang balang magpasensya sa kanila. Masyado lang loaded ang mga yan eh. You want coffee, Teniente? Hindi na ho, sir. Salamat to. Siya nga pala, Teniente. Tungkol sa kasong yan, huwag kang masyadong mainip, Teniente. Alam mo namang hindi ordinaryong kasong murder case. Ngayon mo, bibigyan ka na lang namin ng tip kapag malapit na malutas ang kasong ito. Ang ibig niyo sabihin, sir? May lead na kayo? Wala pa naman, pero meron akong tatlong grupong pinaghihinalaan. Kaya, nag-iingat kami. Masyadong mainit ang pagsubaybay ni Teniente ngayon. Kung sino may gagawin sa pagkamatay ng kanyang ama. Oo nga, sir eh. Muntik na kami mag-abot kanina. Buti na lang lumabas kayo. Kailangan siguro. Kumuha ka ng paraan para sa kanya. Pasensya na kayo, ha? Kanina pa ba kayo? Hindi naman. Nakakatatlong order pa lang naman kami ng pansit, eh. Anong gusto mo? Hindi, sige. Busog pa ako. Ano ba mag-uusapan natin? Pare, anak ni Ambo. Anong tukol ba sa nangyari sa tatay mo? Mga pare! Alam niyo ba kung sino umubos ng pondo ng union? Oo! Oh! Meron bang hindi nakakaalam nun? Nalilustay ni Mga Ambo ang pera ng union. At kung hindi niyo alam, lahat ng nakawan sa loob ng bodega may kinalaman sa Mga Ambo. Ano ba rin? Nga pala doon. Oh, magdanakaw yun eh. Teng, Teng. Baka gusto mong umorder muna siya. Pare, ulitin niyo nga yung sinabi niyo tungkol sa tatay ko. Eh, bingin naman pala to eh. Totoo naman ah! Bakit? Totoo naman magdanakaw tatay mo ah! Hoy! Umas ka na! Yan. Meron pa ba dyan? Damn it! Anong klase mga tao kayo? Bakit niyo siya lalabanan ng mano-mano? Hindi ba kabilin-bilin ang gusto niyo? Nayariin siya sa malinis na paraan. Sorry, sir. Sa susunod, hindi na maulit yon. Sir, kung gusto mo, ako mismo pa-project sa kanya. Tama nang yabang mo, Sarento. Kailangan planuin muna natin mabuti para hindi kayo pumaltos. Members of the board, dalawang agenda ang dapat nating pag-usapan. Ang kailangang piliin nyo ay kung ano ang ating unahin. Isa, ang tungkol sa anumalyang nangyayari sa ating mga butega. Pangalawa, ang paghahalal ng bagong Vice President para pumalit sa bagong retirong Vice President ng ating kumpanya. Mr. Chairman, sa paligay ko ho, ang dapat nating unahin ay ang paghahalal sa ating magiging bagong Vice Presidente. Ngayon nga pala meeting ng board ng kumpanya, no? Oo nga. Eh, anong pakialam natin doon? Ang sabi-sabi rito na ang papalit sa Vice Presidente natin nag-retire ay si Arthur, ang kaisa-isang anak ni Don Manolo. Ah, ganun, ha?
Eh di lalong mawawalan ng pag-asa ang pinaglalaban ni mga ambo. Bago siya namatay. Oo nga. Dito po sa ating counting, lumalabas po ng nahalal sa pagka-vice-presidente ng ating kumpanya ay walang iba kundi si Mr. Arthur Moran. Palakpakan po natin siya. Nalagay si Mr. Moran. Mukhang mag-astos na lugar. Oo nga, kaya pala lagi nangangailangan ng pera dahil mag-astos siya. Mahilig sa sugal at babae. Tara, matutuwa si Raul nito. Maganda ito na-discover natin. Tara. Kamu na! Mr. Moran! Congratulations! I've heard that you are the newly elected vice president of the Moran Group Companies. Grab a seat. Ano, could I offer you anything? Brandy, whatever? Scotch will do. Gusto mong tingnan muna. Marami ng tao doon sa muntahan natin. Teka. Mamaya na yan. Nasaan yung pinangako mong... Oo nga pala! Exclusively yours! Warren. Warren, sandali. Yes, boss. I see. Ah, yung malaking boobs. Right. Pag nakita mo ito, sasabihin mo, Ardel, you deserve a bonus! Pakita mo muna sa akin. Pakita mo. Let's drink to that. To the broad! Yun lang. She's a pain in the ass. Oh, hi! Come on in. Mr. Arthur Moran, I would like you to meet Vicky Sandoval. Hello, hi. Pleased to meet you. Sit down. Thank you. Ano kayo ba totoo yung sinasabi ko? Ano rating mo? 9 or 10? 11! I knew it! I knew it! Pulling her leg, huh? Her satin smooth legs! Knock-knock! Bakit na kami? I'm sorry. Aren't you going to invite the lady dun sa private room natin para may konting privacy kayo? Lika. Okay. Let's go. Warren! Please show the way. Turo mo! Vicky! Excuse me for a while. Ikaw nang bahala rin. Gusto ko aliwin mo yan dahil yan yung newly elected vice president ng Moran Group of Companies. At yan ang most eligible bachelor in town, okay? I hate you. Place. This is my pad. You like it? Yeah, it's nice. Magandang gabi, Mang Karyas. Ah, ano Raul? Isa na ho kayo, Mang Karyas. Ito lang ho ang pagkakataon para makausap ko kayo. Gusto ko lang malaman kung totoo ang bintang kay Itay. Mang Karyas,
Ba't hindi niyo pa siya tapatin? Raul, ito lamang ang may papayo ko sa'yo. Dumalo ko sa meeting nang maalaman mong katotohanan. Tayo na. Brad, makikiraan. Aalis na sana ako eh. Oh, sige na raw. Tiniente, hindi ba itong gamit ng tatay mong pilay? Baka gusto mong pilayin ka rin namin. Ha? Magandang umaga, Aling Mila. Magandang umaga naman, Raul. Nandiyan ba si Mang Karyas? Naku, wala na. Umalis na. Ah, eh si... Si Sally. Nandiyan sa kusina. Sandali lang, tatawain ko, ha. Salamat, to. Napaaga ka yata. Nag-almusal ka na ba? Nakapagkape na ako. Ba't kanya na naman na itsura mo? Kinulit ka na naman siguro ng inay mo tungkol dun sa kaso ng itay mo, no? Alam mo, hindi mo rin naman kasi masisisi ang inay mo eh. Dahil hanggang ngayon, wala pang nangyayari dun sa nilalakad niya sa kumpanya. At yung sa ating dalawa naman, hanggang ngayon nakabitin pa rin. Pasensya ka na. Dahil sa nangyari kay Itay, pati tayo nadamay. Kaya naman pala pati si Itay, inaaway mo na isang gabi. Sally, hindi ko inaway ang itay mo. Nagtanong lamang ako. Pero nung nakilam yung mga bata niya, nauwi sa away. Pareho na rin yun. Para mo na rin siyang inaway. Magandang balita, Raul. Nasundan namin si Arthur sa kanyang hangout. Isang pribadong kasino. Maraming babong. Naririto na rin lamang si nakasamang Bertie at Luis. Ay maaari tayo magsimula. Mga kasama, pasensya na kayo at nahuli kami, ha? Ano ba pag-uusapan natin sa meeting nito? Ang pakay natin dito, kasama Luis at kasama Bertie, ay hindi lamang sa nabibimbing kaso ni Kaambo at ang kanyang gratuity pay. Kung hindi, ang collective bargaining agreement na iniwan niya para sa atin. Anong gagawin natin? Ngayon alam natin lahat ang nangyayari. Kailangan mag-strike tayo! Tama si Gabetting. Hindi kaya lalong mabuti kung i-follow up natin ang mga bagay na yan. Bago tayo gumawa ng maras na akbang. Kung sa dami ng tao, sobra na ang lakas para mag-strike tayo. Pero may katwiran si Carl Luis. Kailangan pa rin magmatsyag tayo. Lalo-lalo sa departamento ni Arthur. Ako po si Toyang, asawa ni Ambo. Yun hong pangulo ng union dito sa kumpanya ninyo na pinaslang. Ito po ang anak ko. Kayo ba? Anong kailangan mo? Pumunta po ako rito para kunin ang anumang gratuity pay ng asawa ko. Dinaramdam ko, Mrs.
Pero sa kasalukuyan, iniimbestigahan ang tungkol sa pagnanakaw ng asawa nyo sa pera ng Union. Si Ambo? Nilustay ang pera ng Union? Abay, lumalabas pang nakadispalko ang asawa ko. Hindi lang ho siya nagdispalko, Mrs. Nasasangkot pa siya sa nakawan. Sa bodegang pinamamahalan niya. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Ha? Siya ay magnanakaw. Tama na! Tama na ginagawa niyo pagbibintang sa asawa ko! Ito pa ba ang mapapala ni Ambo sa pagsisilbi ng tapat sa kumpanya ninyo? Sobra na kayo! Pero hindi na bale. Gagawa at gagawa ako ng paraan para maliis ang pangalan namin na sinira ninyo! Gumawa kayo ng paraan! Gawin niyo na ako ng gusto niyong gawin! Magdemanda kayo! Hindi ako natatakot. Napakasakit niyang magsalita. Kaya pala hindi natin makuha-kuha ang gratuity pay ng itay mo. Dahil may kaso pa siya. At nasabi pa ng Arthur na yan. Nilustay daw na itay mo ang pondo ng Union. Sinira niya karangalan ng pamilya natin. At tinawag pa niya magnanakaw ang itay mo. Kuya, bakit? Magnanakaw ba si itay? Bakit nila pinagbibintangan ng ganon? Bakit, kuya? Bakit? Sinabi lang hindi pa pwede! Antigas talaga ng ulo mo, ah! Anak ko ni Mang Ambo. Gusto kong makausap si Arthur Moran. Hindi talaga pa pwede! Tumabi ka nga dyan! Sige, umalis ka na! Sige na! Sige na, Raul. Hello? Ano? Yung anak ni Mang Ambo, may dalang baril? Papunta rito? Sige, ayusin ko. Salubungin nyo. Tara. Sige! Bumulot ka! Hayop ka? Pati babae tinatalo mo? Kahit sino. Basta't ginusto ko, tataluhin ko. Ngayon, kung pasabugin ang panga mo, ha? Huh? Tama na yan! Tiniente, pwede ba kitang makausap? Ngayon, iputok mo! Tiniente, halika rin sa opisina ko. Tiniente, dinaramdam ko ang mga pangyayari. At nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong ama. Salamat, to. Ang ibig kong malaman sa'yo, Don Manolo, kung naniniwala kayo sa binibintang kay Itay, sa paglustay ng pera ng Union, at sa nakawan sa nasasakupan niyang bodega. Ang masasabi ko sa'yo, Tiniente, magmula ng magtrabaho ang Itay mo rito, wala akong naging problema sa kanya. Tapat siya sa kanyang trabaho. Mabuti naman ho't ganyan ang paniniwala niyo. Pasensya na ho kayo sa nangyari sa amin ni Arthur. Magpapaalam na po ako. Arthur, magmula nang kinuha ka namin ng iyong mama sa bahay ampunan na pinlaki. Labis ka namin minahal. Itinuring ka namin parang isang tunay na lang. Di minsan, hindi sumagi sa aking isipan. Tabalang araw,
biglang magbabago ang iyong pag-ugali. Ngunit ngayon, ano itong narinig ko na maraming reklamo tungkol sa pagpapalakad mo sa kumpanyang ito? Kung ganyan ka na ganyan, Arthur, hindi ko maaaring ipagkatiwala sa iyong mga kamay ang pagpapalakad ng kumpanyang ito. Ang ibig mong sabihin, si Itay ang pumigil dun sa mga security guards nung hinarang ka sa opisina ni Don Manolo? Oo. Hindi ko akalain eh. Eh di ngayon eh, ayos na kayo ni Itay. Sa palagay ko nga, ayos na kami ni Itay. Ito talaga, oo. Palagay ko, wala nang katapusan itong ginagawa natin. Habang tumatagal ka sa aking paningin, lalo kang nagiging exciting. Thanks for the compliment. No, that's not a compliment. That's admiration. Mga pare, naalala niyo ba yung lumaganap na balita? Pagkamatay na pagkamatay ni Mangabo. Oo, oh, yung sinasabi nilang ibinibintang sa kanya na nagamit niya ang pera ng Union? Hindi pare, tungkol ba doon sa sinasabi nilang nakawan doon sa loob ng bodegang kanyang pinamamahalaan? Alin pare, yung tungkol ba doon sa mga pilferage? Tama, pero hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa yun ni Mangabo. Ang alam ko, iba ang gumagawa nun. Pagkatapos, ibinebenta nila sa mga hardware at saka sa mga feed mill supply. At yun ang binibintang nila kay Mangambo. Alam ko na, yung sinasabi ng imported chemicals na ginagamit nila sa mga bukirin. Palagay ko nga, totoo yung balitang yun. Ewan ko, basta ang alam ko, hindi pa rin ako naniniwala ng magagawa yun ni Mangambo. Bale, o sige, inom-inom. Sige. Kanina nyo nakuha ang tip tungkol sa filferages at sa paglustay ng pera ng Union. Kanina naghihintay ako sa restaurant kay Parin Luis. Narinig ko nag-uusap yung ilang miyembro ng Union. Kaluis, tungkol naman doon sa kidnappers na sinasabi mo. Eh di ganun din. Narinig ko sa kantin sa mga nag-uusap na may nagaganap na kidnapping at para dyan sa lumang building sa gulod. Baka sakaling makakuha tayo ng tip sa pagkayari kita, Tambo, di ba? Malakas ang kutob ko. Sindikato yung mari kay Itay. Alam mo, Raul, may plano kami ni Pare Luis. Magsosorbay kami sa hardware at sa mga tindahan ng feed mills. Baka sakaling malaman namin kung saan dinidil ang mga ninanakaw na chemicals, di ba? Sino may pakanaan ito? Wala. Wala akong alam.
Wala. Wala, ha? Sino? Ha? Sino? Sabi mo! Ha? Huwag mo kapatayin. Maawa ka. Magsasabi na ako. Sino? Sige na, Tinyente. Ako nang bahala rito. Iya, huwag ka matakot. Pulis ako. Ligtas ka na. Halika. Halika. Ba't ang lagi ninyong dinadailan? Si Tinyente, si Tinyente, si Tinyente! Bakit? Gano'n ba kalakas ang taong yan? Hindi niyo matalo-talo. May anting-anting ba siya o may isa pusa siya mamuhay? Hindi naman ho, sir. Kaya lang, medyo sineswerte siya eh. Aminin natin ang katotohanan. Masyadong matinig ang taong yan. Matinig. Sir. Meron pa ho ba, sir? Wala na. Sige, salamat. Sige. Huwag kayong mag-alala. I can take care of myself. Ate, sorry. Oo nga eh, sige. O sige, sige, magtawagan na lang tayo. Sige, bye-bye. Sinong kausap mo? Ah, si Ate Martha yon. Tinatanong lang kung nakita kami ni Shoni. Naligo ka na? Hindi pa nga eh. Tara. Pumipil pa kay chemical? Anong chemical? Yung mga pataba sa tanim. Ah, marami pa ho kami. Eh ano oh. Sige. Sige ah. Oh, ako si Mr. Ong. Ha? Huh? Talaga kailangan ko malami chemical stock ah. Pero kailangan genuine. Oh, ako punta dyan. Saan? Ah, luma boteka. Sa may puno akasya ha. Ah, ah. Oh, okay. Oh, sige. Oh. Gusto lang namin ipaalam sa iyo kung anong mga natuklasan namin. At halos mawalan na kami ng pag-asa nang mapadaan kami dyan sa hardware. At narinig namin yung incheck, yung may-ari, nakikipag-usap sa telepono. At ang pinag-uusapan ay tungkol nga sa chemical niyan. Kailangan siguro masubaybayan natin mabuti yung sinasabi ng incheck para makasiguro tayo. Nana Toyang? Nana Toyang? Tuloy ka, iha. Nandito kami sa kusina. Nana Toyang, nagdala po ako ng pagkain para sa inyo. Naku, itong si Sally. Nag-abala ka pa. Wala pong anuman yon. Paborito ho ito ni Raul. Upo ka muna, iha. Upo. Ano po bang lulutuin ninyo? Ito. Ito bangos. Igigisa ko sa kamatis. Hindi pa ho ba dumarating si Raul? Wala pa nga eh. Ate Sally, mahal mo ba kuya ko? Mahal mo siya? Ito batang ha? To. Bakit siya ba itinatanong mo sa Ate Sally mo, ha? Ah, hindi na po bale. Hindi na rin po ako magtatagal. Aalis na po ako. O sige, salamat ulit dyan sa dala mo, ha? Wala hong anuman. Sige, Jenny. O sige, Ate Sally, mag-iingat ka, ha? Oo.
O Rick, Dong, napasal kayo. Importante ang lakad namin eh. Tungkol saan? Tungkol kay Tiniente. Alam mo, kung hindi siya magre-report sa headquarters, ay baka maawul siya. Ang problema, nagpadala ang headquarters ang memorandum sa munisipyo. Mahirap yan. Baka may kagalit siyang pulis. Mapag-initan pa siya. Ganun ba? Hayaan nyo, sasabihin ko na lang sa kanya. Kaya minabuti na namin huwag sabihin to sa nanay niya. Baka nervousin pa. Ikaw na sanang bahala. Oo, ako nang bahala. Sige, tutuloy na kami. Teka, magmerienda muna kayo. Huwag na, kasi nagmamadali kami. Sige, salamat. Tara. Ano naman ang sama kung makipagkita ka sa commanding officer mo? Wala nga. Pero sa oras na makipagkita ko, tiyak na ibabalik ko sa destino ko sa Mindanao. Papano ng kaso ni Tay? Di bahal ng awol. Isang takas. Pagkat siya nakatay ang ugat ng aking pagkatao. Alam ko yun. Pero bakit mo itataya ang buhay mo laban sa mga patapon na yan? Paano kung masawi ka? Paano nang kinabukasan natin? Ang mga plano natin? Alam mo, Raul, nang dahil lang dyan sa kaso na yan, pati Diyos, pati pag-iibigan natin, hindi mo na nabibigyan ng oras. Hindi, Sally. Kahit minsan, hindi ko nakakalimutan ng Diyos at ang pag-iibigan natin. Para patunayan ko sa'yo, kahit anong oras, pakakasalang kita. Tigilan mo na nga yung kasinungalingan mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito na maging asawa mo? Opo, padre. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba na maging asawa ang babaeng ito? Opo, padre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang kasal, you may kiss the bride. Ako, ikaw talaga ang pilyo-pilyo mo. Pag nakakita ka ng sexing babae, doon ko na lang palagi nakatingin. Wala yun, na malikmata lang ako. Alam mo, sweetheart, para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Eh, palagi na lang yan ang iyong sinasabi. Teka, nagugutom na ako, sweetheart. Mabuti pa kumain tayo. Halika na. Aston, ito ang tinatawag na paraiso. Tingnan mo, ang daming chichin. Wow! Pare, tinamaan ako! Hi, Miss. Miss Beautiful. Miss, pansinin mo naman ako, Miss. Miss! Miss! Masarap! Sana, Miss!
Ganito kang kasarap. Miss? Miss? Gusto mo? Miss? Masarap to, Miss. Sana, Miss. Pansinin mo naman ako, Miss. Eh, bumuha na akong gago, eh. Wala ka naman pala sinabi, pare! Yeah, pare, pasok ka muna. Balis ka naman pala, eh. Ano po yung style mo? Kapiton! Ba? Ano? Huwag ka masyadong preso sa babae. Respetuhin niyo mga babae. Ang babata niyo pa, puro ka kalokohan. Huh? Oh, nakikinig ka? Ha? Layas! Alis! Hoy, kayo mga bopol! Alis dyan! Tina, harap na pare! Hindi mo ko! Salamat ah. Wala yun. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Raul. Pag meron kang kailangan sa akin, pwede mo akong tawagan dito. Siya nga pala, girlfriend ko, si Sally. Anong girlfriend? Asawa niya ako. Asawa ko? Raul, tayo na. Oh, sige. Ingat ka. Naaalala mo yata ang girlfriend mo. I mean, yung asawa mo nga pala. Hindi naman. Kaya lang, may gumugulo sa isip ko. Kahit makasama mo ako, may naaalala ka pang iba? Vicky, ang nakikita ko sa'yo, hindi ka pangkaraniwang babae. Sino ka ba talaga? Raul, darating ang araw, malalaman mo rin kung sino ako. Pero dapat, siguro, umalis na muna tayo at baka hinahanap na ako sa club. Tayo na. Oh, bilisan nyo, ha? Ingatan nyo yan. Oh. Yan ang sinasabi ko sa'yo, na may kinalaman sa trabaho ng itay mo. Tama. Pero ang hirap niyan, wala naman tayong pinangahawakan ng ebidensya. Yan. Si Mr. Ong, wala pa? Wala pa eh. Ayun na yun. May dumating. Yun ang buyer. Si Mr. Ong. Oh, nandiyan na pala si Mr. Ong. Mr. Ong. Good evening. Mr. Ong. Good evening. Sit down. Now, Mr. Ong, we talk about business. No, nasa yung chemical? Ayan, oh. At yung iba, eh, nasa kabilang bodega. Pare, ibuti mo yung banda ron. Okay, una bahala doon. Rene? Mm-hmm.
Call. Call Mr. Ong. Pero, cash on hand. Of course. Oh, ako dara na cash, ano? Ha? Ano ba? Ano putok sa labas? Mr. Ong, huwag ka masyadong matakot. Naging sari lang yung mga bata ko. Nagtatarget. Mulami na putok. Mulami na. Hindi na bilo yan. Jan, alamin mo. Putok ka. Si Mr. Ong, lumula! Sir. 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 Magsiyo po kayo. Ano ba rin ko? Kumusta ang lakad mo kagabi? Sir, huwag kayong mabibigla. Mabibigla? Bakit? Masyado bang malaking halaga para mabigla ko? Hindi naman sa ganun, sir. Dahil walang nangyari sa deal natin eh. Ano? Bakit? Sinalakay kami ng isang tambak na marin. Tsaka kasama pa yung liyatan ng Raul Samonte na yan. Isang tambak na marin? O isang tambak na puro gago kayo? Tinyente Samonte pala. Tingnan natin kung saan makakarating ang kapusukan niya. Oh, di ba Sarhento, tama sinabi ko sa'yo? Masarap ang lugaw ni Sally. Malaman na. Masabaw pa. Sally, pakidagdagan nga ito ng konting sabaw. Oh. Hindi umabot sa panlasa ko eh. Medyo bitin sa paminta. Oh, konti pa naman dyan. Kamusta sila, Inay? Mabuti. Kailangan gumawa ka ng paraan para makita kami. Oo. Pero saan? Sarge, mukhang hindi sisipot si Raul. Let's go.
Raul. Sally. Sinay. Nandyan. Anak. Raul. Kamusta na ho kayo? Ito tayo. Anak, dinaramdam ko mga nangyari. Dahil sa pag-uudyo ko sa'yo, tungkol sa nangyari sa ama mo, napahama ka sa iyong tungkulin. Inay, huwag niyo nasisihin ang sarili niyo. Ginagawa ko lang tungkulin ko. Kung nalalaman ko lamang na pati buhay mo ay itataya mo, hindi na sana ako pumayag na gawin mo ito. Ano na lamang mangyayari sa amin? Pati na kay Sally, kung ikaw ay mawawala. Inay, huwag ko kayo magsalta ng ganyan. Wala akong mangyayari sa akin. Hindi ako papabayaan na nasa itaas. Sa ating grupo, may mga taong naghuhudas. Sir, sino po ba sila nang mawala na dito sa grupo? Tsaka na ninyo malalaman. Pasamantala. Ito na ang tamang panahon. Para umpisahan na natin ang ating Operation Lampat. Sir. Sir! Sir! Si Colonel busy ba? Basta't kayo, sir. Anytime si Colonel. Teniente, dito muna kayo sa conference room. Sasabihin ko kay Colonel, nandito kayo. O, sige. Sir! Bakit, Charge? Sir! Nandito po si Teniente Samonte. Si Raul? Yes, sir. Teniente. Sir. Ano ibig sabihin yan? Sir, dahil sa awula ko, sinusurrender ko na sarili ko. Kaya na hong bahala kung nararapat ng parusa para sa akin. Don't give me that bullshit reason! Kaya kita pinaawal. Para madali mo ako makita. Tsaka pala, I'm sorry about your father's death. Kung may maitutulong sa iyo ang departamento, huwag kang magtutubiling magsalita. Ang isang magaling na sundalong katulad mo, na mahusay ang leadership, ay hindi pwedeng itiwalag ng departamento. Kaya isuot mo yan. Yes, sir. Tsaka nga pala, ipagpatuloy mo ang pagsubaybay sa kaso ng ama mo. Nasa likod mo ako. Thank you, sir. Good luck. Uy, Arnel. Si Ardor. Andi sa loob. Sige, pasok na kayo. Bihis ka na. Sandali na lang to. Very interesting kasi. Puro detective stories na lang binabasa mo eh.
kang magtapang-tapangan. Hindi bulletproof yung balat mo para hindi tumagustong bala ko. Kulot! Imbaril! Nel, ano to? Ano tong kalokohang ginagawa mo, ha? Ha? Marami pa sinasabi! Anong ibig sabihin to? Baka hindi mo alam ang ginagawa mo, ha? Hindi alam, ha? Arthur Moran. Basta't sa pera, kahit ano gagawin ko. Kaya ikaw babae, huwag kang gagawa ng skandalo paglabas dito. Dahil kayang-kaya kong patirin ang buhay mo. Sige! Come on! Welcome, Arthur. Colonel. Kumusta na ang aking kaibigan? Mabuti. Cheers! Sorry, sweetheart. Alam mo, may kasabihan tayo eh. Matalino man daw matching. Napaglalangan din, di ba? I know you're a pig. And you eat your own bacon. Paano niyo mapapatunayan? Sir. Sir. Sir? Yes, sir. Hindi na magtatagal at malalaman na natin kung sino ang puno ng sindikato sa pamamagitan ni Arthur Moran. Anong masasabi mo ngayon? Hmm? Hindi ka na pwede magkaila ngayon. Siguro naman kilala mo ang sarili mong boses. Arnel. Sige, kulong na yan. Intersepin niyo sa dulo. Kami na rito.
Alam mo sa Mindanao, yung mga taong katulad mo, pinipira-piraso namin. Pero kapag hindi ka nagsalita, masikit yan ang gagawin ko sa'yo. Sinong pumatay sa itay ko? At sino nagutos sa'yo para patayin ako? Sino? Tiyente, sabi ko naman sa inyo, wala akong alam dyan eh. Wala akong alam sa sinasabi nyo. Ayaw magsalita. Nakikita mo to? Tinyente! Ano yan? Uy! Ano ka? Uy! Tinyente! Huwag! Tinyente! Tinyente! Huwag! Tinyente! Tinyente! Huwag! 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 Ibiro na kita! Tinyente! Huwag! Tinyente! Sayang ka, bata. Happy birthday na lang. Tinyente! Tiyete! Tiyete! Inay! Inay! Sino kayo? Anong kailangan nyo? Sarap ng ulam nyo. Sige, kumain kayo. Dahil yan ang magiging linyong pananghalian. Inay! Sarhento, baka pwedeng ito na ang papain ko. Wag! Wag! Hoy, huwag mo nang pakialaman yan. Wag! Wag! Huwag kang sumigaw! Malangin ka! Patiwan mo ko! Taka pala, taka pala! Anak ko!
Kumusta yung mag-ina? Nakita mo ba sila? Okay naman sila. Kinakabahan ako eh. Baka kung anong gawin nila doon sa mag-ina dahil sa galit nila kay Tiniente. Di naman siguro. Meri kang bala. Kung gusto mo, i-report ko na ito kay General. Huwag muna. Kulang pa tayo sa ebidensya labas sa kanila. Sige na. Baka makalata sila. Sige. Walang niya ka. Isang plato lang kinakainan natin. Yung pala eh, ikaw ang panis na kanin. Ang panis. Sir! Ay para sa baboy. Damay. Sa ganitong bagay ko lang po pwedeng ipakita ang pakikiramay ko sa mga tao. Nandun na ako. Eh kung magkagulo, kababae mo tao na sasabi sa amin ni Raul. Eh wala naman mo siya dito ah. Nasaan ba yun? Ang paalam niya sa amin kahapon, magre-report lang daw sa CEO niya. Ayun. Eh baka na Bartolina na yun. Don Manolo! Lumabas ka riyan! Harapin mo kami! Matagal ko nang iniiwasan ng ganitong sitwasyon! Pero nung matulugan ko na ayaw mong bigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Mangambo, muli akong umanib sa kanila upang bigyan ng halaga ang buhay ng isang tao nagmamalasakit sa mga manggagawa! Hello? Hello. Ito ba ang opisina ni Don Manolo? Opo. Ito nga po ang opisina ni Don Manolo. Sandali lang po, tatawagin ko. Sir, para po sa inyo. Sino yan? Hindi po sinabi. Hello? Magandang umaga, Don Manolo. Hello? Sino ito? Nasa poder namin ang iyong anak. 5 milyon. Kapalit ng kanyang buhay. At siguruhin mo lang, Don Manolo, na maibigay ka agad sa amin ang ransom money. Kung kailan. Kung saan, kami ang magsasabi. Maliwanag. Tawag mo sa'yo, pre. Hello? Hello? Is this the residence of Colonel Guerrero? Oho. Pwede ba siyang makausap? Sandali lang ho. Sino po sila? Secretary po ni Don Manolo. Oho. Sir, si Don Manolo. Thank you. Hello, Colonel Guerrero. Sandali lang po. Sir? Hello. Jepe. Aba, Don Manolo, napatawag kayo.
Yung anak ko si Arthur. Kinidnap. Ganun ba? 5 milyong piso ang hinihingi. Kailangan daw sa lalong madaling panahon yung maibigay ko. Ganun ba? Don Manolo, kung ganun kaiksi ang oras na binigay sa inyo, hindi sila nagbibiro. Kailangan ibigay ang halagang hinihingi nila. Baka hindi na natin abutan ng buhay si Arthur. Magbibigay ko. Magbibigay ko, Hepe. Oo. At siya nga pala, kung maaari pumarito kayo sa lalong madaling panahon. At meron din akong strike sa ating manggagawa dito sa kumpanya. Ngayon din, Don Manolo. Ray, magdala ka ng mga bata doon sa striker site. Yes, sir. Hepe, sabihin mo sa mga bata mo na huwag sasaktan si Papa. Kung hindi, ako ang magiging kalaban nila. Ako, si Don Manolo, ang nagsasalita sa inyo. Alam ko ang inyong kalagayan at naintindihan ko. Kaya't ako nagsasabi sa inyo, lahat ng kailangan nyo ay ibibigay ko. Huwag nalang kayo magsimag-away. Pabuhay si Don Manolo! Pabuhay! 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 Ayos! Sandali lang! Ilabas mo muna anak mo, Don Manolo. Dahil may kinalaman siya sa pagkamatay na aking ama. May katibaya ka ba, Tigete? Ako! Sapagkat isa ako sa mga pumatay sa kanyang ama. At ang inyong anak ay isa sa nag-utos. At ang puno ng lahat ng ito ay walang iba kung hindi si Hepe. Hayop ka talaga, Hepe! Puting-puti ang suit mo! Kabaliktara naman ang ugali mo! Gusto mo kong parilin? Sige, tuloy mo! Atas! Bilib ako sa'yo, Tinyente. Matapang ka. Ginamit mo ang utak mo. Rico, saan ang lakad mo? Mukha nagmamadali ka. Hindi naman, Tiniente. Sir, inaayos ko lang itong mga damit ko eh. Itong mga abubot, masyadong magulo eh. Patatrailing ko pa sana eh. Tiniente, payag na ako sa deal. 70-30 tayo. 70 sa'yo, 30 sa'kin. Payag na ako, okay? Tingnan mo, Tiniente. Marami yan o, tingnan mo. Ayan o, oh, tingnan mo. Tiniente, meron pa dollar o. Tingnan mo, ang dami niyan. Tingnan mo, ang daming dollar niyan. Ayan o. Ah!
karangalan na inyong inalagaan sa simula pa lang. At para sa mga mahihirap na taong tulad natin, singhalaga ng buhay ang karangalan. Ako magpapatuloy na sinimulan mong laban ni Tay. Dumating na ang oras para makipagtuso ko sa mga taong lumapastangan sa inyo. Sebian. Wala nang bala. Saan ka pupunta, Wai? Ano? Dito sa... tayo! Diyan! Diyan! Dito! Dito, Liz! Aba, ako tama ako na, ano?
Basta. Ano? Kaya niyo pa ba? Kaya natin to. Dapat lang. Kaya ko na ang sarili ko. Ang nanay mo at si Sally nasa loob.
Sayang ka, Teniente. Napakabata ang pa para mamatay. Hindi ako papayag, Jefe! Dahil hindi kita patatapakin sa lupa hanggat hindi ka nakatimbak para hindi ko malatang iyong komandan! Sige! Sabihin mo ng lahat ang gusto mo sabihin. Pero ang pinakahuli kong salita sa'yo. Sayonara, Teniente! Alam mo siguro, tapos na. Salamat, Sorrento. You're welcome, sir. Ma.